Gandang araw, mga kasyensyen. Nais nyo bang matunghayan ang huling kabanata ng aking kwento na pinamagatang Ang Tinadhanang Pag-ibig? Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay click lang ang subscribe button, ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga videos. Nakalipas ang ilang taon, masayang na ipahatid ang balita sa magkaibigan na Rita at Anthony na successful ang ginawang gamutan sa matandang si Mrs. Rojas at bumalik na din ang lakas nito. Hindi nagkamali si Javier sa kanyang desisyon na doon ipagamot ang matanda samantalang si Rita ay napromote sa kanyang trabaho dahil sa sipag at dedikasyon. Kaya medyo nakaluwag na sila sa buhay. Gayun din ang kanilang negosyo ay nakilala na rin sa ibang panig ng Kamaynilaan na ikinatutuwa ng pamilya ni Rita. Ilang taon na rin nanunuyo si Anthony pero hindi pa rin niya ito sinasagot kahit alam niyang isang taong napakabuting lalaki. Hanggang sa dumating ang araw na dumalang na ang pagpunta sa kanila ng binata. At nabalitaan na lang niyang may hinahatid sundo na daw ito. Siguro, nainip na ang binata sa kaiintay sa akin. Yun ang naisip ni Rita. Hindi ko naman siya pinipigilan na huwag siyang magmahal ng iba dahil option niya yon. Mapalad ang babaeng magmamahal kay Anthony dahil alam niyang mapapaligaya niya ito. Wika ng dalagang si Rita. Maraming naliligaw kay Rita na mga negosyante dahil sa angking ganda at taglay ng dalaga. Ngunit ni isa dito ay wala pa siyang nagugustuhan. Naging abala si Rita sa trabaho, pati negosyo nila sa paggawa ng base at santo ay kinahihiligan na rin niya. Dahil kapag ala siyang pasok, ay tumutulong siya sa kanyang mga magulang. Hanggang isang araw, may humintong sasakyan sa kanilang tindahan. Laking gulat niyang nakita niya ang lalaking lihim din niyang minamahal. Sobrang pagkagulat ay muntik na niyang matabig ang mga base na nakapatong sa ibabaw ng kanilang table. May dala itong bulaklak. Habang papalapit ng papalapit ay parang mawawalan siya nang ulirat sa pagkakatitig sa lalaki na gusto niyang halikan. Ngunit nagpigil siya sa sarili dahil baka sabihin ni Javier ay masyado siyang atat dito. "You look good, Rita, at lalo kang gumanda," wika ni Javier. Nang bigla siyang niyakap ng lalaki, sa pagkakayakap na iyon ay parang nabuhay ang kanyang pagkababae. Nasa pakiwari niya ay nakuryente siya dahil sa lakas ng boltahe ng kanyang nararamdaman na naglapat ang kanilang mga katawan. Bahagyang napapikit ang dalaga na naglapat ang kanilang mga labi. Matagal at nalasap niya ang halik na dumampi noon sa kanyang mga labi. Tandang-tanda niya na ganoon katamis ang halik sa kanyang panaginip. Tama! Si Javier ang lalaking nasa kanyang panaginip, naisip ni Rita. Ramdam ni Rita na sandaling iyon ay mahal siya ni Javier at kahit hindi pa ito nagtatapat sa kanya, mga puso nila ang nangungusap. Nagkaroon ng pagkakataon si Javier upang ipagtapat kay Rita na noon pa man ay mahal na niya ang babae. At nahalata din niya ang kaibigan na si Anthony ay may gusto sa dalaga, kaya pinaubaya na lang niya sa kaibigan. At dahil may sakit din ang kanyang ina, ay naging abala siya dito, pero hindi iyon nawala kailanman. Wika ni Javier sa babaeng minamahal. Nagkitang muli si Mrs. Rojas at Rita na masayang-masayang niyakap siya ng matanda nang sobrang higpit na parang hindi na muling magkikita pa. Naalam na din ni Rita
na nagkakaunawaan sila ni Javier sa kanyang mga magulang. Gayun din si Javier ay masayang binalita kay Anthony na nagkakaunawaan na din sila ni Rita. Masayang masaya si Anthony para sa dalawang kaibigan. I'm happy to both of you. Naway maging maligaya kayong dalawa. Eh, kailan ang kasal nyo? O ako muna ang mauuna sa inyo? Wika ni Anthony sa dalawang kaibigan. Siya nga pala, baka sa susunod na taon ay ikakasal na ako sa aking nobya. Baka gusto nyong sumabay para makarami. Biro ni Anthony na sabay-sabay nagtawa na ng tatlong magkakaibigan. Mauna ka na muna dahil aabay pa kami sa kasal mo. At saka kami susunod at baka maago pa sa akin si Javier eh mahirap na. Wika ni Rita. Napag-usapan ng dalawa na pagkatapos ng kasal ni Anthony ay sila naman ang lalagay sa tahimik na sinang-ayunan ng pamilya ni Rita. Masaya si Mrs. Gloria Rojas dahil natagpuan na ng kanyang anak ang babaeng mamahalin habang buhay. Naikasal na rin si Anthony sa nobya nito at umasenso na rin ang buhay nila Rita. Dumating na nga ang pinakahihintay ng dalawa. Kinasal na rin sila makalipas ang ilang buwan mula nang ikasal si Anthony. At dito na po nagtatapos ang muling kabanata ng aking kwento. Hanggang sa muli po!